Narito na ang pinakuling balita sa Calabarzon ngayong February 21, 2022. PNP chopper bumagsak sa Quezon, isang patay, dalawang sugatan. Isang patay habang dalawang sugatan matapos na bumagsak ang chopper na pag-aari ng Philippine National Police Air Unit sa Real Quezon dakong alas 8 kaninang umaga. Sa inisyal na report ng Quezon Police, patungong Balisin Island sa Pulilio, Quezon galing Maynila, ang PNP chopper na may tail number RP9710 nang bumagsak ito sa bulbundoking lugar ng Purok Mayaog, Barangay Pandan, Real, Quezon. Ayon kay PNP PIO Chief Brigadier General Roderick Alba, nasawi habang nilalapatan ng paunang lunas malapit sa crash site ang isa sa mga sakay ng kinilalang si Patrolman Allen Noel Ona. Dalawa pang police officer na sina Pilot Lieutenant Colonel Dexter Vitug and co-pilot na si Lieutenant Colonel Michael Meloria ang dinala sa Claro M. Recto Hospital na kalapit na bayan ng Infanta. Ayon sa paunang report, susunduin sana ng chopper sa Balisin Island si PNP Chief General Leonardo Carlos at mga kasama nito na mag-crash ang chopper habang patungo doon. Inaanam pa ng mga otoridad ang dahilan ng pagbagsak ng chopper. Pagpatay kay Attorney Manito, kinundinan ng CHR. Kinundinan ng Commission of Human Rights ang pagpatay kay Attorney Reginald Michael Manito, ang 42 anyos na abogado na tumatakbong konsehal sa lungsod ng Santo Tomas, Batangas. Ayon kay CHR spokesperson Jacqueline Ann Diguia, mariin nilang kinundina ang pagpatay kay Manito na isaumanong pag-atake sa mga abogado at pananakot para sa mga nagtatrabaho upang makamit ang hustisya. Matatandaang napatay si Manito noong February 17 matapos pasukin ang kanyang opisina ng dalawang hindi pa kilalang salarin bandang alas 11 ng tanghali sa Barangay Poblasyon 1, Santo Tomas City, Batangas. Naglunsad na ng sariling investigasyon ng CHR kasabay ng panawagan sa mga lokal na otoridad ng Batangas na magpursige upang agarang madakip ang mga suspect. 15 wanted arrestados sa Batangas. Nasa 15 katao ang nasa korte ng mga otoridad sa lalawigan ng Batangas noong weekend sa bisa ng warrant of arrest kung saan lima dito ay kabilang sa most wanted person, provincial at city level. Kinilanan ni Batangas Police Director Police Colonel Glicerio Cancilao ang dalawang MWP provincial level na sina Rolando Coyoyong kasalukuyang naninirahan sa Barangay Tangob, Lipa City, tinaguri ang rank 7 most wanted person na may kasong frustrated murder. At si Jeffrey Bakay, taga Barangay Colbuan, Batangas, at itinuturing na rank number 9 most wanted person na may kasong paglabag sa RA 7610 o child abuse. Kinilala naman ang tatlong most wanted person city level na sina Mark Eugene Enriquez ng Lipa City, Felix Elnar at Jose Balatukan ng Santo Tomas City. 10 wanted naman ang nahuli sa Rosario, Calaca, Lemery, San Jose, Cuenca, San Nicolas at sa Santa Teresita sa probinsya ng Batangas. Police timbog sa pagmamaneho ng nakaw na sasakyan. Arestado ang isang police sa aktong pagmamaneho ng nakaw na sasakyan sa isinagawang operasyon ng Integrity Monitoring and Enforcement Group Linggo ng gabi sa Calamba City, Laguna. Kinilala ang pulis na si Police Chief Master Sergeant Alan Casanyas, nakatalaga ito sa Police Security and Protection Group sa Camp Crame. Naaresto si Casanyas gamit ang kulay silver na Toyota Innova na halos 10 taon nang nawawala. Ayon kay Philippine National Police Chief General Leonardo Carlos, nadakip si Casanyas habang minamaneho ang nakaw na sasakyan dakong alas 7 ng gabi sa kabahan ng Chipeco Avenue, Barangay Halang, Calamba City sa Laguna. Napakalaman na isinailalim sa surveillance ang suspect na pulis matapos ang sumbong na ginamit nito ang nawawalang sasakyan. Natsyempohan naman ito noong Linggo ng gabi na gamit ang nasabing sasakyan at sa tulong ng Highway Patrol Group ay pinara nila ang suspect sa nasabing lugar. Wala namang maipakitang pagpapatunay ang suspect na pulis nang hingan siya ng dokumento na pag-aari niya ang minamaneong sasakyan. Dahil doon agad itong inaresto ng kanyang mga kabaro at kinuha ang kanyang service firearm. At yan ang pangunahing balita na nakalap ng Front Page Online News.
ugaliing subaybayan ng News Beats tuwing alas 7 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Para sa iba pang balita, sundan kami sa aming Facebook page, website at YouTube channel. Ako si Arnel Osaita, magandang gabi.